At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang isa na namang kwento na pinamagatang Ang Tatlong Magkakapatid, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Magandang araw sa inyong lahat, mga apo. Narito na naman ang bagong kwento na ipaparinig ko sa inyo. At ito ay kwento ng tatlong magkakapatid. Kaya mga apo, diyan lang kayo at uumpisan ko na ang aking kwento. Paru-paro! Paru-paro! Ang ganda ng yung kulay. May kulay asul, dilaw, at pula. Magbagong anyo ka, puting bulaklak. Maging paru-paro ka. Ang ganda ng paru-paro puti. Nakakasilaw ang kulay. Ay, mga paru-paro. Ay, ate! Ate naman eh! Ate! Ito naman gagamitin ko sa'yo. Ha? Milo, anong ginagawa mo? Bakit lumaki yung paru-paro? Ano naman yan? Tigil nga kayong dalawa. Nakakainis na eh. Alam nyo naman natakot ako sa paru-paro eh. Tigil na! Kasi naman ikaw, puro kulareta na lang ginagawa mo. Dapat kasi sanayin mo na yung kapangyarihan mo. Bakit naman? Di naman ako... Kasing galing yun ni ate eh. Hay, naku naman, Winona. Ayan ka na naman. Alam mo, kaya hindi ka gumagaling kasi puro kulirete ang ginagawa mo. Ayan tuloy. Aray, tama na ate. Kinurot, be. Sakit ang kurok mo ate ha. Aray. Paru-paro, ituro mo sa akin ang daan palabas ng kagubatan, ha? Palabas nitong gubat. Gusto ko makapasyal. Teka, paru-paro, tama ba itong aking dinadaanan? Ate, ate, sandali lang. Ate, ate, sandali lang. Hintay, saan ka pupunta? Eh, wala lang. Diyan lang sa tabi-tabi. Eh, huwag kang magsinungaling. Mapaparusahan ka. Sige ka. Alam ko kaya kung saan ka pupunta. Pupunta ka sa labas ng palasyo, di ba? Ano yun? Saan yun? Eh, ano? Di sa mga tao? Ano ba yan, ate? Di mo pala alam. Ha? Totoo ba yan, ate? Bawal yun eh. Titingnan ko lang. Eh, saglit lang ako. Ano ba naman kayo? Bawal. Alam mo ba na magagalit si ina? Oo nga, ate. Tama si Bunso. Bawal tayong magpunta doon. Minsan lang naman. At hindi siya delikado. At isa pa... Samahan ako ni Paru-paro, hindi ba, Paru-paro? Tama naman pala si ate. May kasama pala siya. Diligtas siya. Oh, ikaw, ha? Kanino ka ba talaga kambi, ha? Para kang bangka. Ay, bato pala na nasa gitna ng dalawang bangka. Ah, saan yung dalawa? Pareho naman kayong may punto. Ha? Ate naman. Naku, basta ate. Di kita papayagan. Naku. Delikado sa mundo ng tao. Mapaparusahan tayo o ikaw sa gagawin mo. Paano kung mahuli ka ni ina? At bakit ko naman kayo mapapagalitan, Aber? Kasi ina, kasi... Kasi po, hindi pa kami nakakapagligpit, ina. Opo, ina. Di pa kami nakakapaglinis ng bahay, nakapaglalaba. Oh, ano ginagawa natin mga kapatid? Tara na, maglinis na tayo. Ah,
Ikaw ha, munti ka na tayo kay ina. Buti na lang. Buti na lang at nakapagsinungaling tayo, di ba? Muntik na tayo mabuking sa bibig ni... Tumigil kayo dyan ha. Hindi tuloy ako nakalabas. Andun ka agad si ina. Ay, ina, andyan pala kayo. Buti at nakapasyal kayo sa aming tirahan. Anong ginawa nyo nung isang araw ha? Eh, ako po, nag-aaral ako ng ibang spell. Ako naman po, gumawa ko kung paano mapalaki ang isang paru-paro. Ako naman po, kung paano ako lalagyan ng kulay ang paru-paro para mapaganda. Yun lang ang ginawa ninyo? Bilang mga mangkukulam ha, dapat ang ginagawa ninyo kung paano kayo katakutan ng mga tao. Iyon ang dapat na i-practice ninyo. Ako ina, alam nyo, hinarang ko yung malaking bato doon sa falls para mahulog sa mga tao. Ay nako, very good! Ang galing! Ang galing mo talaga! Ginawa mo yun? Pero alam mo ba na wala akong matandaan? Ha? Ay, kasi secret ko lang yun. Alam mo, mali yung ginawa mo, Willow. Tama yung ginawa mo. At huwag kang makinig sa ate mo. Kayong dalawa, dapat tularan ninyo si Willow. Yan ang tama at yan ang magkukulam. Totoo yan, di ba? Thank you, my mother, dear. Ay, si Papa, andyan na pala. Papa! Papa! Ay, mga anak ko. Ang aking mga anak. Na magaganda. Ay, nako, nakakawala kayo ng pagod aking mga anak. Ah, kain na tayo, Papa. Ah, kain na tayo. Aba, mukhang masarap ang pagkain, ah. Ha? Ah, Papa po, isasandukan ko na kayo ng pagkain. Oh, salamat, iha. Papa, anong nangyayari? Nagbabago kayo ng anyo, Papa! Papa, bakit? Ha? Papa, anong nangyari? Ha? Anong nangyari sa inyo, Papa? Nagbabago kayo ng itsura? Naku! Ah, yung potion mo! Asan yung potion mo? Naku, anong nangyayari? Ay, kailangan gamitan kita ng mahika. Abura! Bura! Abura! Bura! Bura! Ay, salamat, salamat. Ano ba yan, ha? Bakit nag-iba ako ng anyo? Ha? Eh, yung pampalaki po ng gulay. Ha? Anak, anak naman, mukha ba akong gulay? Ha? Oy, huwag niyo akong pagtawan, ha? Okay lang ako, okay lang ako. Sige na, kakain na tayo. Sige na. May lumaki, Papa. Nako. May lumaki. Papa, parang humama yung bigote ko. Ano ba ito? Ikaw ah, di tamang ginawa mo sa mga tao. Oo nga, bakit mo ginawa yun sa mga tao? Duh, kahit naman. Mag-usap nga tayo, mali yung ginawa mo. Akin na nga yung salamin mo nandyan, akin na. Balik mo sa akin ang salamin ko na yan. Hindi, at hindi ko ibibigay ito sa'yo. Akin na, ano ba? Akin na, akin na. Ayaw namin ibigay sa'yo, no? Okay? Ganun ba? Sige. Wala. Wala pala. Ayan. Kinuha ko na ang libro mo. Tingnan ko na lang kung ano nakalagay dito. Akin ang libro ko! Akin na! Akin na yan! Akin rin yung salamin ko. Akin na yung libro ko, sabi! Akin na! Ayoko! At ayoko. Ganun ba? Sige. Bahala ka dyan. Tumigil na ako.
Ano di kayo titigil na dalawa, ha? Ito! Aray ko! Why? Ano bang nangyari? Hindi kayo dapat nag-away-away. Abay, magkakapatid kayo. Lalong-lalo na huwag ninyong gamitin ang kapangyarihan ninyo sa isa't isa, ha? Kasi, si Ate Winnie kasi, ikaw ang nagsimula, no? Hindi ako. Ay, patawad po, Papa. Ako talaga ang may kasalanan. Di ko po kasi napigilan na di po, mainis. Kaya di na po mauulit, Papa. Patawad po. O ito, gamutin niyo ang mga bukol ninyo para mawala na sa mukha ninyo. Thank you, Ina. Tagapagligtas talaga kita. O ang aking anak. Ay, nako. O, ano pang ginagawa ninyo? Ha? Magbati-bati na kayo, ha? Sorry po. Away. Opo, sorry, Ate. Sorry, Ate Milo. Sorry, Ate. Hindi na mauulit. Sorry din sa inyong dalawa. Hoy, huwag ninyong ubusin ang aking pasensya. Opo, Ina. Opo, Ina. Ina, bati na tayong tatlo, ha? Umusog ng ilong ni Ina. Bati na tayong mga magkapatid. Kasi naman, pati salamin ko, pinakikilaman mo. Yan tuloy. Kasi nga, puro gano'n na lang ginagawa mo, ang magpaganda. Magpaganda ka rin. At saka isa pa, mali yung ginawa mo sa mga tao. Oo nga, Willo. Bakit naman lahat, sinusunod mo si Ina. Alam mo naman na, against sa mga tao yun. Aba, at sinisinyo pa ako. Baka di nyo alam, pakanak ko lang yun. Lagot tayo if malaman ni Ina na di tayo against sa mga tao. Kaya ganun ang sinasabi ko. Ganun ba? Sorry ha. Akala kasi namin eh. Totoo. Mga ate, tanga ba naman ako na ganun ang gagawin ko? Ang galing mo talaga, Bunso. Ang galing-galing mo. Paano ko kaya makukuha ang mga kapangyarihan ng tatlong magkakapatid na yan? Ang galing nila. At ewan kung saan nila nakuha ang kanilang galing. Pero, hindi ko makuha ang tiwala ng dalawa. Si Willo lang ang pwede kong hawakan. Pero yung dalawa, hindi. Kailangan na gumawa ako ng paraan sa mga magkakapatid na yan. Baka malaman nila ang aking sikreto. Hindi pwede. Akin lang ang kanilang ama. Oo, akin lang siya. Di na kayo magkikita ng totoo ninyong ina. Akin lang kayo at ang ama ninyo. Ang mga ate ko talaga.
They so judgmental. Buti na lang pretty pa rin ako. Wilo! Wilo! Ikaw pala, ina. Ako nga. Kumusta na ang face ng aking pinakamamahal na anak? Masakit pa ba? Hindi na po, ina. Thank you sa potion, ina. At I'm still pretty pa rin. Oh, bakit pala kayo nag-away ng iyong mga ate? Kasi po, ina, nag-away po kami dahil sa ginawa ko. At doon na nag-umpisa nung may ginawa akong di maganda sa mga tao. At yun, nagalit sila. Wala na daw ginagawang mga tao sa atin, kaya wag daw ko silang pakialaman. Anong wala? Galit ang mga tao sa mga taga-baba. Isa pa, natatakot sila sa kapangyarihan natin, iha. At saka isa pa, kinwento ko na sa'yo kung ano ang ginawa nila sa ninuno natin. Pinatay nila! Pinugutan ng ulo! Sinunog sila! Kaya masasama ang mga tao! Masasama sila! Kaya nga po, sinasabi ko yan sa kanila na masaya ay di pala masama ang mga tao. Pinagtatanggol pa nga nila, pero narinig ko na gusto nila pumunta sa mundo ng mga tao. Gusto niyang bumaba doon, ina. Oh, ano naman ang sabi mo? Ha? Di, nag-upos ako. Ganon? Anak, bilang nakakatanda, dapat ikaw ang nagpapasensya sa kapatid mo, hindi ba? Ama, minsan kasi sumusobra ng bunso kong kapatid, tapos kinukonsinti pa ni ina. Kasi ama, hindi tama na inaaway natin ang mga tao. Sinasabi ko lang nasa damdamin ko. At hindi naman siguro masama na sabihin ko na wag niyang gawin yon dahil hindi naman natin sila kalaban, hindi ba? Winnie, ano itong nalaman ko sa kapatid mong si Belo na gusto mong bumaba para makasalamuha mo ang mga tao? Hindi mo ba alam? At hindi ka ba talaga nakikinig, ha? Delikado! Kausapin mo yung anak mo. Ha, Winnie, totoo ba ito? Ha? Ama, ina, di gusto ni ate na pumunta sa mga tao. Pwede ba? Huwag mong pagtakpan ang ate mo, ha? Ina, wala naman akong nakikitang mali sa pakikisalamuha sa mga tao. Hindi naman sila masama tulad ng sinasabi mo, ina. Yun lang yung sa akin. At paano mo naman nalaman? Hindi mo pa naman nararanasan. Hindi ka pa naman nakakarating doon, hindi ba? Mula ngayon, hindi ka na makakalabas pag hindi mo kasama ang mga kapatid mo. Naiintindihan mo? Ayoko na malaman na ikaw ay lumalabas ng patago. Kung hindi, alam mo na ang magiging parusa ko. Naiintindihan mo? At kayo, ha? Ayokong may sumasaway sa akin. Yan ang isaksak ninyo dyan sa kukote ninyo. Kalaban natin ang mga tao. Dahil sila ang pumatay sa mga ninuno natin. Pinatay nila ang mga ninuno natin. Naintindihan ninyo? Makakatakas pa kaya si Winnie? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Tatlong Magkakapatid dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Myra Abrihal Narnula,
Susan Malignum, Amy Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.